sinasabi ko sa inyo ngayon. Munti ka na ho siyang malaglagan kanina ng bakal. Pero bigla na lang pong lumipat ho siya ng pwesto. Sigurado po ako, anghel ang may gawa nito. Anghel ang nagligtas sa anak ko. Sa tingin ko po, may mensahe po ang anghel sa atin. Totoo nga ang anghel. Ano na ngayon ang mga plano ko? At paano ko susolusyonan ang anghel na ito? Wala naman akong kapangyarihan laban sa kanila. Hindi ko kayang gawin sa anghel ang nagagawa ko sa tao. Kung sana tao lang ang anghel. Tinanong talaga na sa inyo nililigtas mo yung bata kanina. Kung di, hindi ko nga alam kung paano nagawa ng nanay na iiwan siya ng ganun-ganun lang. Siguro ganun talaga ang ibang nanay. Iiwan ang anak para lang sa pera. Yun nga rin ang ikinalulungkot ko, Abby. Dahil dun sa pera, nag-aaway-away na yung mga tao kanina. Ang iniisip ko na Daniel, sino kaya nagpaulan ng pera dun? AVL, alam mo, may katarayan yung anak ng Bartolome, ha? Mukhang nagmana yan sa tatay niyang pulis, no? Narcy, leave the kid alone. Eh, kitang-kita ko eh. Nagmaldita sa inyo. Eh, gusto ko nga sampalin ang paa. I don't think she meant any harm. Pero matapang yung batang yun, ha? At matalino. You don't agree with me? Eh, hindi naman yun ang ipinagtataka ko, AVL, eh. So, ano yung pinagtataka mo? Bakit inalaw mo na ginaganon ka nung bata? Forget about it, Narcy. It doesn't bother me, so I don't think it should bother you. Ano na? Asan na yung papapirmahin mo? Bilisin na natin, Nathaniel. Baka hinahanap na tayo ni nanay. Huli kayong dalawa! Naku, linga kayo. Saan ka galing? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin, ha? Eh kasi po, nanay. Naku! Siguro, kung saan-saan kayo inabot ng paglalaro, kaya kayo dinilim, ano? Sorry po, Nay. Hindi na po mauulit. Sa susunod, ha, magpapaalam kayo sa akin. At saka huwag kayo magpapagabi, ha? Kayo talaga. Nay! Oh. Nay, tingnan niyo po yung balita sa TV. Tara ano po. Ano balita? Kandalasa. Ano, tara po. Sandali, teka muna. Ano ba yan? Madaling-madali ka. Hindi pa rin matukoy ng mga otoridad ang pinagmula ng pag-ulan ng pera sa isang abandonadong bisay dito sa Aguinaldo Avenue, sa bayan ng Lagos. Mula ng pera? Sayang, hindi tayo nakasalo, ano? Ang haka-haka ng iba, nagmula daw ang pera sa isang bag na naiwan sa tuktok ng gusali, habang ang iba ay naniniwalang ito ay biyaya mula sa langit. No, nakita ko na kanaglagan yung totoong pera galing doon sa itaas. Ako nakikipagkagawa na lang, nagkakagulo kaya yung mga tao. Pero okay lang yun. 2,000 Yes! Oh! 2,000 Amazing, ha? Huh? Nung una, may anghel. Ngayon naman, umuulan ng maraming pera. Nakakaloka talaga ang bayan na ito, AVL, no? Look at these people. Nakikipagpatayan dahil sa konting salapi. Knock, knock. I hope I'm not disturbing your TV viewing. What are you doing here, Ramon? Ay, Don Ramon, kanina pa po kayo? I need to talk to you, AVL. Sure. Excuse me? Sir Ramon? You seem to be bothered, Ramon. What's the problem? That, AVL. That is the problem. Sabihin ng ilang residente dito na isang puting ilaw daw ang nagligtas sa isang bata mula sa isang aksidente. Itong puting ilaw daw na ito ay siya mismong anghel na nagliligtas sa mga residente ng bayan ng Laging Saklolo. Diba po, Nay, ganyan-ganyan din yung sinasabi sa atin ni tatay dati? Kung nabubuhay lang ang tatay niyo ngayon, malamang hindi na sinasabi niya. Na magpasalamat tayo kasi merong anghel na nagbabantay sa bayan natin. Pero sana mas marami pa siyang mahiligtas sa panganib na. Sigurado yun, Nay! Kung makasigurado ka naman dyan, Abby, feeling close ka rin dyan sa anghel eh. Oo naman, Tito Dimas.
Saan ang problema dito? Tungkol na naman ba dun sa kwento, yung balita tungkol dun sa anghel? Ramon, I told you I was going yes, to... Yes, yes, yes. Ano nga ba sinabi mo sa akin? Didn't you say you would take care of this? That's exactly what I'm doing, Ramon. I don't think so, AVL. Pati yung pinangako mo sa akin, simpleng pagkumbinsi dun sa byuda ng pulis na yan, hindi mo nagawa, hindi ba? I'm getting there. I just give me a little more time to convince Beth. Time? More time? Yan ang wala tayo, AVL. Hanggang may naniniwala dyan sa mga anghel na yan, patuloy na pababa ng pababa ang numbers ng business club. Alam ko naman yan, Ramon. Pero steady lang ang numbers natin the past month. Ang hindi ko maintindihan, why are you so affected? All this news about yung anghel. I don't know. I don't understand where this is coming from. I don't have to explain to you, AVL. Just do what you have to do and do it fast. Kung hindi, hindi ka na talaga makakabayad sa utang na loob mo sa akin. Kain na, mga anak! Tara na! Nay! Ang dami naman po nating handa! Sino pong may birthday? Naku, anak ko lang may birthday. Eh kasi marami tayong kinita sa karinderya. Ang dami nating customers, di ba? Kaya anak, makakasama ka na sa field trip. May pangbayad na tayo. Yay! At pasalamat tayo kay ABL. Kay ABL po? Oo! Dahil si ABL dun kumain kanina sa karinderya. At dahil dun, lalong dumami ang tao. Tsaka binibidyo pa kami kanina, parang libre pa taras-tas na rin, ano? Ba, ate? Mm-hmm. Parang kilala-kilala tayo talaga ng tao yung karinderya ni ate. Ibig po bang sabihin nun, pitinay natin si AVL? Eh, anak, eh wala naman siyang ginagawa sa atin para maging kaaway natin siya, di ba? At saka pangit yun, ha? Hindi maganda may kaaway. Tama na yung ABL, ABL na yan. Nathaniel, anak, sige, basala tayo, ha? Ikaw na. Okay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang binigay niyo sa pamilya namin. Salamat po sa masarap na ulam na hininda na nanay. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen! Yes! Ano tayo? Ma, bakit apektado siya ng husto tungkol dyan? Eh, hindi niyo ba inassure sa kanya na hindi na mawawala ulit sa atin ang numbers ng AVL Business Club dahil sa mga kwentong anghel na yan? Of course I did. But it's more than all the news, you know. Parang there's something else that Ramon is hiding from me. Ano ang ibig mong sabihin? Matagal ko na siyang kakilala, pero ngayon ko lang siya nakita na naggalit ng ganon. It's like he's losing control over the situation. Masabi niyo nga, matagal mo na siyang kilala. At akala ko ba pinagkakatiwalaan ka niya? Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, para may nililihim siya sa'yo? I don't know. That's what I'm going to try to find out. Anong gusto mong gawin ko, Ma? It's okay, son. I'll handle this. Ang ayusin mo yung problema ninyo ni Martha. Because you want that annulment, right? Okay, Ma. Excuse me. Hello? Meron akong taong gustong paimbestigahan sa'yo. Alamin mong lahat ng pwede mong malaman tungkol sa kanya. Walang problema. Sino pong taong to? Mr. Ramon Roman. Opo, ma'am. I'll give the information later. Siguraduhin mo lang na maayos ang trabaho mo. Yes, ma'am. Samson? This is your last chance. Sa susunod na pumalpak ka, wala ka ng trabaho. Maliwanag, ma'am. Malakas ang kutob ko na may nililihim ka sa akin, Ramon. Hindi magtatagal at malalaman ko din yun. At kung ano man ang lihim na yon, gagamitin ko yon para makuha ko ang kalayaan ko mula sa'yo.
kahit papano ngayon eh, nabawasan yung takot ko na baka hindi ko kayaning itaguyod mag-isa yung mga bata. Masaya ako kasi ngayon kahit papano nabibigay ko yung mga pangangailangan nila. Sana nga mahal, no? Magdire-diretso lang yung magandang kita ng karinderya. Siguro mahal. Kaya kami siniswerte dito sa lupa dahil binabantayan mo kami dyan sa taas, ano? Mahal, maraming salamat, ha. I love you, mahal. Miss na miss ka na namin ng mga anak mo. Panginoon, masaya po ako dahil masaya si Nanay Beth. Masaya din po ako dahil nagiging okay na po sila ni AVL. Mabuti rin po ito kasi mas nakikilala na ng pamilya namin si AVL. At sa ipinakita po niya, mukha naman pong may kabutihan talaga siya. Ay, Dea, nag-aayos nga rin pala ako ng mga papeles ngayon. Ang hirap pala ng proseso sa ganyan. Kahit gano'n pa kahirap yan, susundan pa rin kita sa Taiwan. Ay, oo nga pala. Sumukan mo pala itong agency na to. Dito rin ako nag-apply. Mabilis yan kumpara sa iba. Maraming salamat, Lea. Salamat din, Dimas. Kasi may kasama na akong kaibigan papuntang Taiwan. Ayaw nga pala! Lalamigin pa sa ito. Sorry ha, AVL ha. Nagtataka lang ako. Bakit ba napaka-espesyal nitong si Mrs. Bartolome? Eh, kailangan ba talaga natin siyang piliting sumali sa AVL Business Club? I don't have a choice, Narcy. I gave my word to Ramon. Meron akong kailangan patunayan sa kanya. Hindi ako pwedeng mapahiya. Kung hindi, lalo niya akong hindi tatantanan. And if you get to think about it, Narcy, mas mabuti na rin na miyembro ng AVL Business Club ang byuda ng pulis na number one kong kaaway. Para sa ganon, mas madali na natin makumbinsi ang mga ibang tao tungkol sa AVL Business Club. Correct ka dyan, AVL. Pero kita mo, oh, napakalakas ng karinderya niya. Ano pa niya may isipang sumali sa AVL Business Club? Nakakalimutan mo yatang ako ang nagdala ng magandang kita sa kanyang karinderya. It's all part of a plan. Ito na, order nyo. Ay, salamat po. Ito na po yung bayad. Oh, sige. Oh, kumain ka na. Kumain na tayo. Hati tayo, kuya. Sige na, ubusin mo na yan para magkalaman naman yung tiyan mo. Oh. Boy. Po. Umorder na kayo. Ako na bahala. Huwag na po. Nakakaya po sa inyo. Huwag na kayo maya. Sige na. Umuha na kayo. Boy, alaga na. Bigyan mo nga sila ng ano, kanin pa, ng sitaw at saka nung ano, nung pritong tilapia. Sige po. Salamat. Nanay Beth, sitaw daw po, pritong tilapia at saka kanin. Ito na oh. Uy! Ang sarap naman yan! Maraming salamat po, kuya! Wala ka naman. Sige. Kain na kayo. Uy. Ito na yung bayad sa ano, pagkain ko. Sasakan na lang dalawa. Ha? Salamat po, ha. Mabuting tao po kayo. Kahit hindi niyo po sila kilala, pinakain niyo po sila. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ito na yung order nyo. Magandang araw ho. Kakain po ba kayo? Ay, ma'am, ito po yung menu po namin. Ay, may kailangan po sila? Oh. Inspector, pero ka-inspect lang po nung isang araw, ma'am, ah. Oo nga. Bakit may problema ba kayo kung sakaling magkaroon ng second inspection? Siguro may tinatago kayo dito sa karinderya nyo, no? Ako lang ang problema kung gusto niyo mag-inspection. Sige ho. Good. Now, I will ask everyone to please leave this area. So
so that I can proceed with my inspection, ha? Malinis ko yan. Oo. Ito ho, yung mga paninda ko, oh, sariwa lahat yung mga ginagamit ko sa hugdyan. Oh, masarap yan. Ayan ho, oh. Nililinis ko na mabuti, inaalis namin yung mga tira-tira maayos. At pagkatapos ho, sinasabon ng mabuti yan. Ito ho, oh. Amuyin ninyo. Oh, di ba? Walang lansa. Mabango siya, oh. Mm-hmm. Very bad. Ito po ang kulay namin. Araw-araw nililinis at inaayos ni nanay. Opo. Very bad? Very, very bad. Huh? Bakit niya naman po tinatakpan yung ilong niyo? Eh, wala naman pong amoy. Very bad! Yan, mainit na mainit po yan. Kasi po pinapalitan namin to bago pa po lumamig. Ah, ayan po, hawakan niyo. Very bad. Hindi niyo nga po hinawakan eh. Hindi ko kailangan hawakan. Matagal ko nang ginagawa to. Isang tingin ko lang, alam ko na kung mainit pa. I'm very sorry, but your karinderia did not meet the criteria for health inspection. Your utensils are old, and so are your frying pans. You have to buy everything! Oh, and by the way, this Jeep, it's rather rusty. You need to repair every detail of it. And so, until then, I will order this karinderia to stay closed until further notice. Aba, aktif. Uy! Uy! Huwag mo makiusap. Iba ka naman. Ay, respeto naman. Kasi po, hindi niyo pwedeng gawin to sa amin. Why? Yes. Dahil ito lang po pinagkakitaan namin. Teka lang, ma'am. Bakit naman po ganun? Sumusunod naman po kami sa mga requirements. Tsaka nung nakaraan naman pong inspection, pasado po kami. Oo, oh, tsaka hello. Hindi naman po yung inspection na mabuti. Huh? Oo nga. Lista lang kayo ng lista eh. Very bad lang kayo ng very bad dyan eh. Hoy, at sino kayo para questionin kung paano ako magtrabaho? Hindi ba sinabi ko sa inyo matagal ko itong ginagawa? Pag sinabi kong very bad, very bad! Itong gypsy log ninyo, very bad! Salamat! ABN, nagawa na ng kontak ko sa munisipyo ang plano natin. Close until further notice ang karinderya ni Mrs. Bartolome. Sigurado ako nagkakagulo na sila doon ngayon. Ay, tiyak. Let's just wait until they're pushed against the wall. Saka natin sunggaban ang pagkakataon. Yes po, ako naman bala kay Atty. Amante. I'll make sure po na makakapunta siya sa lugar na yon. Don't worry, Sir Paul. Okay po. Bye, Sir Paul. Mukhang may nahandang sorpresa si Paul Laxamanas sa'yo, Martha. Looks like your plan worked. I told you, Kuya. Kailangan ko kunwaring magalit kay Paul para ma-pressure siya para mapabilis ang annulment case niya ni Rachel. Nakakairita naman talaga yung babaeng yun eh. Teka, teka. Linawin ko lang, ha? Peke, ang galit mo kay Paul, di ba? Pero totoo ang buisit mo kay Rachel? Ganun ba? Siyempre, Kuya. Ang pesting babaeng yun ang humaharang sa mga plano natin. Hanggat hindi pa natatapos ang annulment case nila, hindi kami pwedeng magpakasal. At hanggat hindi pa kami ikinakasal, mahihirapan tayo i-transfer ang pera ng kumpanya niya sa pangalan ko. Hindi natin mababawi ang ninakaw nila kay tatay. I know. Gusto ko lang makasigurado na paghihigante pa rin sa mga Laxamana ang pinanguhugutan ng galit niya. Of course, Kuya. Ano bang iniisip mo? Kailangan na natin umalis. Ihahatid pa kita sa peking boyfriend mo. Tandaan mo to, Martha. Pupunta ka doon dahil imi-meet kang possible client. Hindi mo alam na doon si Paul o hindi mo alam na may surprise siya para sa'yo. So act surprised. Hindi mo na kailangan ipaalala yan sa akin. I've been playing this role for so long. I feel so real already. Paano na to, Dimas? Eh, yung karinderya lang ang pinagkakitaan natin. Ate, huwag kang mag-alala. Andiyan pa naman yung shop namin eh. Makakatulong pa rin sa atin yun. Yung mga gamit, kaya ba natin yun?
Eh, halos isang buong karinderya dapat nating bilhin. Ate, pero siguro yung panahon para humingi tayo ng tulong kay ABL. Ano naman, Dimas, ano? Alam mo namang di natin gagawin yan. Ay! Alam ko na! Eh, bakit di na lang natin bayarin yung munisipyo para sila mag-ayos ng permit? O, di ba? Oh, ay ko talaga. Uy, uy! Ano? Sinuman? Umayos ka na. Ano? Magsasuggest ka na lang, palpak pa! Seryoso ka ba? Naisip mo yun? Gagawin nila aling bet yun? Corruption yan! Yan yung nilalabanan dati ni tatay eh. Oo! Mabal yun. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi natin gagawin yan. Eh, ano pong gagawin natin, ay? Gagawin natin to ng tama, anak. Hahanap tayo ng ibang paraan para kumita ng pera. Para ma-meet natin yung mga requirements sa kailangan nila. Nay! Pwede po akong tumulong dyan. Pwede po ako magtinda ng mga pagkain sa school. Ako din po, Nay, tutulong dyan. Ako din, Nay. Kami rin ba, tutulong? Salamat. Sabi ko na nga ba may mali sa setup na ito eh. Marta, huwag ka na magalit kay Aaron. Sinunod na yung utos ko. Aaron, thank you. You can go. What are you trying to do here, Paul? Marta, gusto ko ipakita sa'yo na nagsisisi ako sa lahat ng sinabi ko sa'yo. Naging insensitive ako at hindi mo deserve yun. Marta, I'm sorry. At pangako ko sa'yo, hindi na maulit yun. Ipinapangako mo rin ba na mula ngayon, susundin mo lahat ng mga advice ko tungkol sa annulment case mo? Yes. I promise. Okay. I forgive you. As your lawyer. But as your girlfriend, I don't know, Paul. Sabihin na lang natin na kung judge ako, hindi mo maipapanalo ang kaso mo sa bulaklak at mga sorry na yan. But I'll take it. Okay. Pinapatawad mo na ako? Yes. But, may gagawin pa tayo. Akin huh? Muna. Madali lang. Anong gagawin natin? Secret. Hindi ka. Anong ginagawa natin dito po? Eh, di ba sinabi mo, hindi ka pa nakapag-amusement park? Ito na chance mo. Ano? Let's go? Let's go! Sa Attorney Regalado, hindi na po magbabago ang isip ko. Opo. Tuloy po ang laban na to. Sige po, salamat. Pag tinuloy mo yung plano mo, ibig sabihin, hindi magpo-prosper yung annulment nyo. Yan yung sabi ni attorney. So, hindi pa rin kayo legally separated ni Paul. Ibig sabihin, pwede pa rin kayo magkabalikan. Tessie, ano ka ba? Hindi ko ginagawa to para magkabalikan kami ni Paul, no? Kino-contest ko lang yung claim nila dahil hindi naman totoo yung nakalagay sa annulment case nila laban sa akin. Pero hindi na ba talaga pwedeng... Huwag mo nang ituloy yan. Tuwing nakikita ko si Paul, galit ang nararamdaman ko, okay? At isa pa, di ba nga may girlfriend na yung tao? Girlfriend lang yun. Ikaw pa rin naman ang legal na asawa. Magliligpit muna ako ng gamit ko, tapos sabay tayong umalis, ha? Sige, ha?